video content natin ngayon ay paano gumawa ng DIY backdrop na. Ito yung gagawin ko ngayon. So ito ready for post-production na siya. Pipintahan na lang. So ang measurement ng panel na to ay 3 by 6 feet. So papakita ko mamaya kung ano yung mga tools na ginamit ko tsaka step by step ng paggawa. Ito yung mga ginamit ko o yung kakailanganin natin. Chipboard. Bale, ito yung magiging guide natin sa measurement ng bawat bricks. So yung isa ay 4 inches ang width, tsaka yung isa 8 inches. Tsaka ball pen, yung ginagamit ko pang layout sa styro. Tapos aluminum na ruler. Di ko lang alam kung pwede yung stainless kasi yung ginagamit ko para sa groove ay electric. Hindi ko alam kung soldering gun ba to o wala kasing label. And nabili ko siya sa hardware. So nakalimutan ko magkano bili ko, pero kung interesado kayo, hanapin nyo na lang sa hardware kasi maganda siyang investment. Okay. So makikita nyo naman yung groove ng ating backdrop. Yan, even siya. Hindi pa katulad ng mano-mano na paggawa na medyo hindi siya pantay o hindi malinis yung pagkakagawa. Yan. Okay. Simulan natin. Okay, ito may layout na ngayon. Pero i-explain ko pa rin kung paano siya ginawa. So yung chipboard natin kanina na pre-cut, yung 4 inches tsaka 8 inches na width. Ito yung malaking tulong sa gawa ko kasi hindi ko na kailangan mag-mano-mano ng pag-sukat. So malaking tulong siya. So yan, didikit mo lang sa edge tapos tuloy-tuloy na hanggang sa mapuno ng guhit. Tapos yung para sa ito na guhit, yeah, ito yung 8 inches natin. So ganun rin na na style. So gets nyo na rin siguro. Ayan, pagkatapos ng layout, yung next step ay ang paggawa ng groove. So ang ginagamit ko sa paggawa ng groove, ito electric, hindi ko alam kung soldering gun ba to. And nakita ko lang siya sa hardware, tapos naisip ko na parang malaki yung maitutulong niya sa paggawa ko ng props. Ayan. Tapos yung dulo niya, binuhulan ko na alambre o tie wire para yan yung magiging guide mamaya para even yung groove ng ating DIY na bricks. Okay. So ito yung ating steel ruler, yung magiging guide para straight talaga yung ating groove. Tapos ito yung dulo niya na may buhol ng alambre, yan yung didikit dito sa steel ruler. Tapos ilayan lang natin. So mas maganda yung outcome niya kaysa sa manual na gawa. So kung kayo hilig nyo rin yung paggawa ng props na tulad na ito na gawa sa styro, magandang investment talaga to. So kahit mahal, okay lang. At least ito mahal, ikaw hindi.
Ito na ngayon yung ating DIY backdrop na bricks. Pinipintaan siya ngayon ni Daddy Rodney. So, tinuna muna niya yung groove ng ating bricks sa pagpipinta. Kasi ito yung mahirap pag ano, pag inuna mo yung sa surface niya, mahirap na abutin yung sa groove kung inuna mo yung surface. So gamit niya paintbrush, medyo effort muna sa una, tsaka mamaya medyo mabilisan na. Ganyan naman palagi, sa una lang yung effort. And sa final step na tayo ngayon, tapos na yung sa groove na part. So ngayon yung gagamitin ay roller paint. Kasi mas madali siya kaysa sa brush, hindi mo na kailangan na tansyahin na wag mapunta sa groove yung other color. So madali lang siya pag roller kasi flat naman yung surface, hindi tatamaan yung groove. So para ka lang nun naliligo, tapos inihilod mo yung dibdib mo, walang tinatamaan. So that's all for now. I hope you have learned something new in this video. Before I end, if you like this video, please give it a thumbs up. If you have any suggestions and questions, just leave it down in the comment section. Don't forget to subscribe. Hit that red button below. Peace out.